And hello mga ka-JTEC, nandito tayo sa may Shell and gasoline station. Itetest ride natin ito si PCX at kukunin natin yung fuel consumption niya. So tingnan natin kung gaano ito katipid sa gas. Ito pakita ko sa inyo. Nireset ko na yung gauge niya. Ayan, para makita niya ng gusto. Ayan. So nakikita niyo dyan, no, yung trip 00, tapos yung average niya na kilometer per liter naka-reset. Ayan. So titingnan natin kung ano yung magiging reading niya. So papasyal tayo somewhere dito sa may Batangas. So tingnan natin kung gaano yung magiging fuel consumption niya. Ayan. Tapos kasama ko ito si first time, no, si Mrs. Ayan, no? May official back ride. Ayan. So, first time itong umangka sa akin. Scooter yung dinala natin para medyo relax siya. Kasi dahil yung foot peg nito, mababa. Ayan, no? Kasi ito sa CBR natin, sa CB650 natin, medyo ano siya, hirap. Nangangawit. So, ginagawa ko pa yun ng paraan. Para hindi siya mangawit. So, pag na-extend natin yung ano nun, yung foot peg nun, yun. Medyo magiging okay na siguro, no? Testingin natin. Yes. Ayan. Mga ayan. Ayan. So, ito yung PCX natin. Ayan. Sarap niyang dalin. Grabe. Dahil kasi syempre, no? Manual. Ganun-ganun lang eh. Wala na mga clutch. Tapos sa boot brakes niya, nasa handle. Ayan. Handlebar. Kaya hindi siya mahirap gamitin, lalo na kung may back ride. Tapos medyo syempre flat-footed tayo dito, unlike sa mga big bike. Pero soon, magbi-big bike tayo soon. Sana maganda lang ang panahon, no? Medyo nangingitim yung langit. So sana maganda lang yung panahon para ma-enjoy natin yung ating ride for today. Tapos ma-gauge natin talaga kung gaano yung fuel consumption nito at performance ni PCX. Sana ganyan lang yung ano, weather, makalimlim. Si ate, kakulay yung damit niya. Ang buhok niya. Yan mga ka-JTEC, ang ating fuel consumption as of this reading, 33.7. Yan, average. Pero nung matagal na ako, no, nag-city drive, pagka stop and go, hanggang 31 siya eh. Pero ngayon, pagka may mga ganitong mga hataw na walang mga traffic, ayan, nag 33.8 na siya. So tingnan natin, mamaya-maya medyo maluwag yung daan pagka dire-diretso, lalo na hindi naman natin kasi pwede pang expressway ito eh. Kaya sana doon matetest eh, no? Pero ito, talagang pang city driving ito. Medyo may mga konting traffic. Ayan, naka 34 na siya. Ang tipid nito, pero ang sabi dito ni Honda, ang PCX 160, nag-average siya ng fuel consumption of 45 kilometers per liter. Ayan, ang layo na nun, ha? 45 kilometers per liter. Tapos ang sabi nila, mga 350 kilometers, no? Layo nun, ha? 350 kilometers in one full tank. No, ang fuel tank nito is 8 liters. So titingnan nyo, maliit lang kumpara sa mga big bike. Kasi ang big bike kasi 17 liters ang fuel tank niya. Ito 8 liters lang. So imagine, no. Kasi yung size ng fuel tank naman, minamatch nila yan sa fuel consumption. Biruin mo kung 45 kilometers per liter eh, pwede na yung 8 liters. Alam nyo ba yung 350 kilometers? Pwede ka nang umabot ng Baguio nun eh. One way, in one full tank. Kasi ang Baguio, mga 277 kilometers from Cavite, ha. Doon sa amin, sa Imus. 277. 350 daw yung ano na to eh. Yung tank, yung ano, yung range, no, yung fuel consumption niya. So sobra pa. Meron ka pang panggala doon na matitira. So imagine.
Kung 350 kilometers ang capacity or range ng isang PCX in one full tank, so pag dinivide mo yan sa ano, sa 8 liters, yung 350, lumalabas yung 43 kilometers per liter. So sabi kasi ni Honda 45 eh, so more on 43 siya. So syempre may plus minus ano yan eh, difference yan eh, pagka sa actual. So mga 43. So ang layo na nun. Sobra-sobra pa yun para pumunta ka ng ano, ng Baguio saka or Baler. Diba? Lalayo ng lugar na yun, pero in one full tank lang kaya niya. So suma total, kung halimbawa gusto mo mag Baguio, kung magkano yung fuel consumption mo in terms of peso, no? Bali lumalabas kung 60 pesos per liter ng fuel lumalabas, 480 in one full tank. Ewan ko kung tama yung mat ko ah. 480 pesos. So dalawang beses ka magkakarga kung pupunta ka ng Baguio, dalawang beses ka magkakarga. So less than 1,000 ang ano mo, ang total mong gasto sa ano, sa gasolina. Nakabagyo ka na nun, balikan na yun, diba? Round trip para sa isang scooter na dala mo. Okay, tapos mga ka-JTEC, nagmamatter din yung ano yan ha? Kasi ang alam nyo naman yun siguro, no? Ang fuel consumption depende yan sa ano mo, sa handling mo. Kung malakas ka mag-throttle, kung walwal ka, diba? Doon mo makikita yan eh. Pwede kasing mas bumaba yung fuel consumption mo kasi dahil walwal ka. Bawa, during stoplight, pagka arangkada, todo ang ano mo, pihit mo sa ano mo, sa gasolina mo. Magbabago yun, syempre. Hindi na, baka maging 40 or 35 kilometers per liter ka na lang. So depende pa rin sa yun. Tapos isa pa, kung mabigat ka, yan, depende din sa weight, lalo na kung may back ride ka. So magmamatter din yun, kasi syempre the more nahirap yung ano mo, yung motor mo, mas malakas yung ano niya, yung ibibigay niyang fuel doon. So mas malakas yung ibubuga ng fuel. So ang tendency, mas malakas yung ano mo, yung fuel consumption mo. Maganda nga yung mga petite na rider lang talaga, no? Talagang hanggang lang talaga ng motor. Ayan. Tapos yung pangatlo, depende rin dun sa terrain ng pupuntahan mo. Like yung sample natin, Baguio. Alam niyo naman yung Baguio, puro paakyat yan eh. So the more the may OBR ka na, tapos paakyat pa. So tendency, malakas din kumain ng fuel. So maraming ano, maraming reason ang fuel consumption, kung bakit di nakakapare-pareho. Kasi minsan sabihin nyo, pat sabi ni JTEC, ganun, 45 kilometers o 43. Tapos nung nag-ride ako, nakatatlong beses ako ng gasolina. Diba? So depende yun sa ano nyo, sa style ng driving nyo, saka dun sa pupuntahan nyo sa terrain at dun sa weight ng rider. Okay? So ngayon, naka 36.2 na tayo. Pagka humataw tayo na dire-diretso, yung bang tawag dito, yung nakarekta tayo, pag rumekta tayo, mas matipid dyan. Kumukha nito, oh, di ba? Dire-diretso lang. Ayan, nandito tayo sa Governor's Drive. Ayan, yung kaliwa nito, paano ito eh, Patagaytay. Ayan, stop line tayo dito. Ano, dire-diretso tayo dito? Oo, dire-diretso lang tayo dito. Kaya meron pala akong ano, back ride ngayon, si Mrs. Hello, mga ka-JTEC. Ayan. Tapos sa kasama natin to si Kawasaki Say 900, si Ai. Gusto daw niya sabi ko, scooter lang dadaling ko eh. Sabi ko, ayaw pa nga, pinipilit akong big bike. Sabi ko, scooter lang, re-review ko tong si PCX. Kako, di naman ako nakakapag-vlog dito, kadalasan big bike. Itong fuel consumption test na to, may back ride to mga ka-JTEC ha. Pagka single rider ka lang, mas mataas yung ano mo, magiging
fuel consumption mo. So 37.6 na tayo, increasing yung ano natin, yung fuel consumption natin. Medyo may mga ano pa to ha, may mga traffic pang ganito ha, yung mga bus yan ha. Imagine talaga, sobrang tipid talaga ng scooter. Kaya minsan pagka naka big bike ako, tataka ako, habi ko pat lagi ako nasa ano, tawag dito, nagpapagas. Sarap mag ride. Matetest mo talaga ito sa Baguio eh, no? Yeah, naka-ready naman tayo, maski ano, kung sakaling uulan, meron tayong raincoat, dalawa, bumili ako kasama kay Macy's sa back ride. Unpredictable lang ano eh, panahon eh. Parang Tagaytay feels nga dito sa dinadaanan namin, ang lamig ng hangin. Tapos naka-mess jacket kami pareho. Ramdam namin yung ano, yung pasok ng hangin sa jacket. Kasi pagka mess jacket, ano siya eh, butas-butas. So hindi ko makaya yung mga leather jacket talaga ng mga pang ride talaga, na wala talagang butas, mainit yun. Eto, harap sa kalikod, pati dito sa may braso, may ano siya, butas siya. So mess ano, na fabric, kaya pumapasok talaga yung hangin. Ang fuel consumption natin as of this time eh, 38.3 na. Aray mo, talagang totoo yung sabi nila, no? Kasi posibleng umabot to kasi hindi ako mahataw pa eh. Yung may takbo natin, parang chill pa rin eh. Kasi nga dahil may mga sasakyan sa unahan natin. Pero pag hinataw mo to ng ano, dire-diretso, mukha na to yan. So mas mag-i-increase yan. $85, no? Wow, mabilis na yan sa scooter, ha? Lalo na kung maka 100 ka, eh kayang-kaya naman abutin ito yung 100. Alam mo sa mga scooter kasi, big bike rider ako. Sa scooter kasi, kaya naman niya umabot ng mga 100, pero yun nga lang, matagal bago niya maabot. Unlike sa mga big bike, para kasi nga mga big bike kasi parang ano eh, baga sa mga maliliit na motor ka, ano siya, yung kargado. Ano yung tawag nilang kargado. Ayan, ganun siya. So, ibig sabihin, si big bike, ang difference lang niya, malakas yung torque niya. Ibig sabihin, pagka sinilidador mo siya, ginas mo siya, malakas yung batak. Talagang, ano, kahit sino, iiwanan. Ayan, ito kaya naman umabot ng 100, pero yun nga lang, matagal niyang ma-reach yung 100, dahil nga hindi siya ganun kalakas yung torque niya. Unlike sa mga big bike. Kaya ang big bike, kaya ang mga lower displacement na motor, hindi pwede sa mga expressway. Kasi sa expressway, kailangan mong misan bumilis doon. Kasi dahil kung mabagal mo ma-reach yung 100 mo, tapos yung mga kotse, mabilis lang sila. So matututukan ka nila sa likod, tendency, pwede ka mabunggo, pwede mainis sa'yo, ganoon, di ba? Sa mga big bike, pagka tin-rottle mo, yun, sipat ka agad yun eh. So talagang walang ano talaga eh, mga four wheels, wala talagang panama sa ano eh, sa alias, wow, sports car yun. Pwede talaga silang maiwan at hindi ka matutumbok, di ba? So safe ka. At the same time din kasi yung weight, ito kasi magaang eh. So pwede kasi itong liparin sa ano, lalo na kung dadaanan ka ng malaking bus na rumaragasa. Ito parang nagwe-weight lang to ng 120 kilos eh. Kaya mga big bike 200 maabot. Parang yun yung kapit sa ground eh, para hindi talaga liparin. Very stable nga mga big bike. Pagka yung mga ganito, mag 100 ka lang dito, ano na siya eh, parang may maramdaman mo na may konting wiggle sa ano eh, sa gulong eh. Oh, naka 39 na tayo. Kilometers per liter, oh. Oh, diba? Ilan na lang yung kulang? 6 na lang. Para masasabi natin yung sinabi ni Honda na ano, na 45 kilometers per liter. Kasi dire-diretso na tayo eh, mga ka-JT ko. Wala na tayong ano, nakarekta na tayo. Kasama natin, big bike eh. Shoutout ay. So okay, tignan na lang natin yung last fuel consumption doon sa gates natin after natin makarating doon sa destination natin. Ayan, kung aabot pa tayo ng 45 or 43.
Daming rider ngayon, no? Ayan, no? Pakibiyang yan. Sunday kasi ngayon, eh. Matamba yan. Mas less kamote dito sa Kaibiyang kaysa sa pumunta ka ng Marilaki. Ayan, Maragondong na pala tayo. Ayan, no? Maragondon, no? Welcome, Maragondon. Maragondon is part of Tagpampa rin din. Hindi ko alam kung Batangas na nakasama nito. Cavite pa rin. Ayos na ayos si PCX sa OBR. Long ride. Very up straight ang niya, sitting position. Responsive yung throttle niya. Tapos, when it comes sa mga uphill, siya, malakas siya. Hindi ka niya bibitinin. Mami, talk ka lang ha. Baka inaantok ka. No. Kasi sobrang sarap mag-ride kay PCX. Baka inaantok ka. Okay. Masing na. Kanina katulog ako. Oo. Ako din. Nasasarapan. Kasi nga, automatic ito. Wala akong clutch. Hindi gumagalaw ang kamay ko, yung paa ko, na cambio. Wala akong problema. Kasi in-throttle ka lang ng throttle. Throttle lang ng throttle. Tapos yung kaliwang kamay ko, nakaabang lang lagi sa brake. Oh, di ba? Pagka brake kasi ito yung rear brake. Yan. Oh, kailangan tingbe-brake ka, rear muna bago front. Pag iunahin yung front, marami na namatay dun. Yung mga inuuna yung front brake. Saan yung rear? Ha? Saan yung rear brake? Ito, itong kaliwa. Rear brake yan. Ano yung front? Yung kanan. Okay. So, mayroon din palang preno sa kanan? Oo, dalawa. Yung sa big bike kasi, yung kanan, yung front brake. Yung kaliwa, clutch yun. Okay. Ang brake ng rear, nasa paa. Ano? Ayan na, kay Kaibiyang Tunnel tayo. Ayan na. Ang layo pala ng turn natin, Daddy. Oo. So, nasubo. Ayan, no, yung fuel consumption natin 40.4 na, ba? Ayos talaga ito si PCX. Grabe. Tulo nga tayo. Ito wala si Ay. Baba ka muna. Ayan, dito lang tayo mag ano nangyari? Kaya nag-stop lang tayo dito kasi may mga buko-buko pala dito. Ayan, sarap dito, oh. Lilim, oh. No? Asa na si Ayi? Okay, ganda ni PCX sa akyatan. Ayan, no? Naka-JTEC. Bili na kayo niyan. Ayan, ito bumaba yung ano niya, yung average ng fuel consumption natin, 39.8. Kanina, naka-ano na to, eh. Almost 41 na. Ayan, no? Almost 41 na yan. Kasi nga, gawa nung sabi ko sa inyo, yung terrain natin, maakit kasi. So, kaya tendency talaga, hirap yung motor. So, mas bababa yung lalakas yung ano niya, yung fuel consumption niya. So, pero pagka sa mga straight lang, yan, kaya niyang abutin yung ano, yung sinasabi ni Honda na yung 45 kilometers per liter. Yeah.